Oh, kasi tingnan mo ha. Oh, sinasabi nila na ano, malaki daw ang magiging ang naitulong ng mga Marcos dito sa kaso na ito. Pero tingnan nyo, sasabihin ni Super Ate. Walang kinalaman si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa paglaya ni dating Senador Laila De Lima. Ito ang naging pahayag ni Senator Aimee Marcos kasunod ng pagpapasalamat ni De Lima sa administrasyon ng Marcos sa pagrespeto sa judicial independence. At planted na planted kasi talaga yung statement na yun ni Laila De Lima. If you may recall, kung matatandaan ninyo mga bossing, nung nagkaroon ng hostage taking dyan sa Krame, nung nagkaroon ng hostage taking dyan, itong si Laila De Lima, binibigyan na ni Boying Remulla yan ng option para magpa-house arrest. Pero hindi siya pumayag. Sabi niya, ayoko magkaroon ng utang na loob. Kasi, siyempre dilawan niya ni. Ayaw niyang tatanggap ng tulong sa Marcos. Siguro, di niya pa alam. Di niya pa alam na mga kaibigan din niya pala mga yun. Until ngayon, tapos ngayon, nung naging ganito na yung kanyang kaso, lumabnaw na, biglang magpapasalamat siya. So, planted na planted talaga yan, mga bossing. Planted na planted itong pagpapasalamat ni Laila De Lima. Feeling ko talaga, katulad ng sinasabi ng mga political analyst, ewan kanina, na si Marcos, hindi nakialam. Bakit ka magpapasalamat kay Marcos na hindi siya nakialam sa judicial process ng Pilipinas? Hindi naman talaga trabaho yun ng presidente. So yung pagpapasalamat ni De Lima na yan kay Marcos, parang pagsasabi na rin paglalagay sa isip natin na si PRD, inimpluensyahan niya yung DOJ at yung mga korte para ikulong siya. At si Marcos, salamat sa'yo kasi hindi ka nakialam, kaya eto, laya ako. So planted na planted talaga yung idea na yan. Kaya nga, alam ni Super Ate na sisirain sila nung idea na yan. Kasi magagalit lalo ang tao sa mga, lalo, alam ni Aimee na maraming galit dito sa aling to. Kung makakalimutan ninyo, grabe yung mga ebidensya dito. Nagsasayaw-sayaw pa to sa loob ng bilibid. Huwag niyong kalilimutan yun. Kasi itinatago nito. Kasi sabi ko sa inyo, ang mga dilawan, mga banal na aso yan. Kunyari, dasal ng dasal, magpapapicture habang nakaluhod, nagdadasal sa simbahan. Pero kung babalikan ninyo yung mga nakaraan, titingnan nyo yung mga ebidensya dito, matitindi. Nakikipagkainan sa mga preso, may Christmas party dun, merong pole dancing, nagsasayaw siya sa stage na maliit. Tapos merong mga pa-pageant sa loob, pa-concert. Siya yung DOJ secretary nun at pumapayag siya na mangyari yun nung panahon na yun. Napakaraming ebidensya against her, kaya nga siya nakulong. Kasi matibay yung mga ebidensya laban sa kanya. Maaaring sa 7 taon, lumabnaw na ng lumabnaw. O ito nga, bibigyan ko kayo ng isang sample. O yung Visconde Massacre. O yan, bibigyan ko kayo ng isang sample ha, Visconde Massacre. Naniniwala ba kayo na yung grupo nila Hubert Webb yung pumatay dyan sa Visconde Massacre na yan? Naniniwala ba kayo? Kayo ba naniniwala na talagang sila ang may kasalanan dyan sa massacre na yan dyan sa Paranaque ba yun, sa Alabang? O, sige, ilagay nyo dyan. Naniniwala ba kayo? Kung naniniwala kayo, bakit ngayon nakalaya sila? Alam nyo ba kung ano nangyari sa kaso na yan? Alam mo, convicted yung mga yan, ha? Convicted yung mga yan, mga bossing. O, anong ginawa? Merong isang pulis na sinunog. Kumbaga, sentensyado yung mga yan. Kaya nga nasa bilibid sila, eh. Nasentensyahan sila. O, ngayon, matagal silang nakulong sa bilibid. Mga nasa 30 years yata silang nakulong, eh. Hindi, mga 20 plus years yata silang nakulong. O, ngayon, merong isang pulis na sumunog nung kanilang ebidensya. Tapos yung mga abogado nung mga akusado na yun, nung mga convicted, initially convicted na mga personalities na yun, nagano sila ng motion to review the case. Pina-review nila yung case. So syempre, pag i-review mo yung case,
yung mga ebidensya, kukunin mo ulit para pag-aralan yung ebidensya, eh putya, wala na yung ebidensya, nakuha na. Nasunog na. So, ngayon, nawala na yung mga pumatay dyan sa Visconde, ano na yan, family na yan. Nakalaya na sila ngayon. Oh, dahil sila ay nakalaya, kayo ba ay naniniwala na wala silang kasalanan kaya sila nakalaya? O baka sila nakalaya kasi nga sa haba-haba ng panahon, nalusaw na yung ibang mga ebidensya. Oh, hindi ba? O ganun din dito kay Dilima. Nung unang mainit na mainit itong kaso na to, napakaraming mga ebidensya against her. O just recently, yung mga dating testigo, syempre hindi natin alam ang isip ng tao, 7 taon. O so 7 taon, nagbago yung isip ng mga dating nagsasabi na, oh, nagdala ako ng pera sa bahay na yan. O nagbago yung kanilang testimonya. O enough para ma-dismiss yung dalawang drug case niya. O ngayon, naniniwala ba kayo na sa loob ng 7 taon na yan na napakaraming mga ebidensya, mga videos, images na talaga namang parang ang bilibid nung araw eh, meron pang mga mirror ball, may mga bathtub. O naniniwala ba kayo na matino itong taong to? Hindi porkit nagsisimba matino. May mga pare nang gagahasa. Oh, tama sabi ni Jose Alinio BF Home. Sorry ah kasi hindi na masa sobrang tagal niyan. Hindi pa kasi ako buhay niyan eh. Pinanganak kasi ako 2012. Oh, hindi ba? So diyan mo ngayon malalaman kung masasabi ninyo na yung mga sila Hubert Webb ay walang kasalanan diyan sa Visconde massacre na yan. Oy, dahil nakalaya sila eh, pwedeng ganun din dito. Oh, sige, sige, ituloy natin ulit 'to. Rule of law. Ayon sa presidential sister, hindi maaaring makialam ang kahit sino sa hudikatura at dapat protektahan ang pagiging independyente nito. Anya, ang piyansa ni dating Senador De Lima ang patunay na umiiral ang kasarinlan ng judicial branch at ayan, so ito na ngayon. Oh, ngayon ang ito masaklap nito, tinan mo ha. Sinasabi nila, salamat BBM dahil sa'yo nakalaya ako. Kasi masisira eh, yung ICC-ICC nila kay PRRD dahil dito. Bakit? Kasi kung tingnan mo ha, kung hindi nakikialam ang presidente sa judicial system tapos nakalaya siya, o di ibig sabihin, may batas dito sa Pilipinas. Na may batas na patas dito sa Pilipinas enough para makapagpalaya ng isang political prisoner. So therefore, wala talagang jurisdiction ng ICC dito sa Pilipinas. Maganda itong positioning ni Amy Marcos dito kasi itong si Trillanes, gustong-gusto niya ng ICC sa Pilipinas pero tuwan-tuwa rin siya na si Leila De Lima nakalaya. Ito si Ontiveros, iyak-iyak pa kahapon. Oh, dahil nakalaya si De Lima dahil sa pagpo-post ng bail, pero gusto pa rin niyang pumasok ang ICC sa Pilipinas. Oh, kaya alam ng mga Marcos na medyo masisira tayo dito, dinadrag tayo nung mga dilawan dito sa kanilang mess. Yung kapatid ko napapabalita na nga na tumaas yung crime rate nung siyang umupo. Tapos ngayon, meron pang drug, ano, sinasabi nila na drug protector na ito pa, nakalaya pa. Eh, di ibig sabihin, sasabihin na naman ng mga tao, yung kapatid ko talagang pagdating sa droga, lahat nakakalusot. Kaya si ating Amy, dito mo malalaman na blood is thicker than water. Itong balita na to, ang daming sinapul nito. Sinapul nito yung propaganda ng mga dilawan at the same time, ibinisto nito si Super Ate na talagang blood is thicker than water. Sinasabi kasi nito ni Super Ate na na one loyal friend is greater than 1,000 relatives. Kumbaga, mas masarap daw na magkaroon ka ng isang totoong kaibigan kaysa napakaraming mga kamag-anak.
At sinasabi niya na ako ay talagang panig sa mga Duterte kahit ako na lang mag-isa. Tapos nung nakita niya na bigla nagpasalamat si Leila de Lima, teka, kakampihan ko muna yung kapatid ko. So alam mo talaga na pagdating ng kagipitan, si Super Ate, puprotekta yan sa kapatid. Kapatid ang pipiliin yan. Kaya huwag kayong magpapabudol basta-basta, but napakaganda nitong sinabi niya rito. Walang kinalaman o kinikilingan sa politika ang mga korte sa bansa. Tingin pa ng senadora, pinagtitibay nito ang kanyang kuhisyon sa na walang jurisdiction ng International Criminal Court o ICC sa mga Pilipino, lalo na kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, at walaan niya itong karapatang makialam sa sistema ng katarungan sa bansa. Aon. Toto the rescue si ate, pero sana magsalita rin si Presidente rito kasi siya yung talagang pinangalanan.